Magandang oras sa ating lahat, ano? Sabihin ko na lang na magandang oras. Kasi hindi ko naman alam kung anong ano ba dyan sa inyo, hapon, gabi, or umaga. Kaya magandang oras na lang sa mga all. Yan. Yan, mga pag-usapan lang natin, ano, yung nangyari sa number one na noontime show, yung Itbulaga. Matindi pa lang nangyari sa kanila. Parang hindi tama, no? Kasi May 31 ay hindi na sila pinayagang mag-ere, ah. Yung himpapawid. Sa himpapawid. Yan. Ano ba talaga? Akalain mo yun, no? Sila Tito Vic and Joey, no? Si kasama pa si dating Senate President Tito Soto. Matindi ang ginawa nila diyan. Parang akalain mo sa tagal nila sa industriya. Ang Itbulaga ata ay nag-umpisa yan 1979, ano. Paano ko nalaman 'yan? Kakaalaman ng edad ko 'yung pagka ganito. Pero inumpisa nila yan 1979. So, halos 43 or 44 years. Ganun katagal ang Itbulaga. Wala apari hanggang hulo. Yan ang kanilang ano, di ba? Kaya kilalang kilala na ang Itbulaga. Pero ang hindi lang maganda dun ay pumasok lahat ng empleyado, no, nung May 31, pero hindi na pinayagang sa himpapawid nitong kanilang kumpanya, yung Tape Incorporated. So, parang ang nangyari, parang hindi na, parang hindi tama, siyempre. Kasi, ikaw, empleyado ka, papasok ka, di ba? Tapos sabihin sa'yo na hindi ka na pwedeng magtrabaho umpisa sa araw na ito. Kahit man lang sana ay binigyan ng isang linggo. Yan. Kung sinabihan sila ng 1 week before, at least man lang, di ba? May formal na pag-uusap. Ganito, hindi, hanggang ganitong petsa na lang tayo. Pero ang nangyari sa kanila, malupit, pet malu. Grabe, grabe. Talagang hindi ko alam kung ano bang ganun ba talaga ang nangyayari sa malalaking negosyante. Kumbaga pataasan na 'yan pag ganun. Pero siyempre itong tatlong patikang mga TVJ, no, si Tito Vic and Joey, eh siyempre hindi naman papatalo 'yan dahil ang sabi nga nila, sa kanila talaga ang Itbulaga, di ba? Hindi natin alam ang pinaka-istorya niyan, pero yan ang sabi nila na sa kanila ito, no? Sa, at ito ay under operation of Tape Incorporated, no? Ang pinupunto lang doon talagang ito, pakinggan natin, ano? Pakinggan natin kung paano sila nagpaalam, ano, ito. I-play ko lang. Simula ngayong araw, May 31, 2023. Kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Ayan, ayan, ayan. Diba? Medyo bitin pa doon, diba? Ang sabi niya, magpapaalam na raw sila sa Tape Incorporated. May plano. May plano pagka ganun. Siyempre, hindi naman basta-basta yung marami silang empleyado, eh. Hindi yan basta-bastang papayaan na lang nila ang kanilang mga empleyado. Siyempre, at marami ang tumatangkilik sa Itbulaga. Marami silang viewers, di ba? Kaya malakas talaga ang kanilang loob. Pero ganun pa man, no, di rin natin alam ang kabilang site, yung sa Tape Incorporated. Baka kasi merong gusto lang silang baguhin sa programa. Tapos hindi lang matanggap ng
mga batikang ito. Kaya siguro ay umayaw na sila pagka ganyan. At ngayong araw lang na to, no, nasa balita na rin na yung, kasi may mga kontrata yan eh, yung mga talent nila, no. May kontrata yan eh, kung ngayon ay nag-stop na sila ng kanilang sa himpapawid. Kaya yung kontrata nila ay 2024, 2025, hindi pa rin nila pwedeng baguhin yun, ano. Pero kung ang balita ngayong araw na to, nag-resign na yung iba, ibig sabihin, sumama na. Sumama na dun sa kanilang plano, ano. So, ibig sabihin, may lilipatan yan. Ang pinupunta lang natin dun, ano, grabe, malupit talaga. Pet malu talagang ginawa ng Tape Incorporated sa mga batikang aktor na ito, no, sa kaya nabigla pati yung kanilang mga talent, no, nabigla rin siyempre. Kaiyakan nga sila eh. Yun ang nangyari diyan. So yun, ano, yun ang pagkasabi ni tingnan natin ang kasunod, ano. Karangalan po namin na kami nakapaghatid ng tuwa't saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay ninyo. Ah, Batanes hanggang Hulo pala. Ang sabi maraming salamat sa inyong lahat. Apari hanggang Hulo. Sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang isang libot, isang tuwa. Oh, kita nyo. Tuloy. Tuloy daw ang isang libot, isang tuwa. Kaya, pero hindi yung apari hanggang Hulo, ah. Dapat pala Batanes hanggang Hulo, sabi niya. Yun ang pagkabanggit. Yun palang tama. No? Kaya sigurado yan, may panibagong programa yan. Kundi kaya may lilipatan silang istasyon, ano, para magpatuloy ang isang libo, isang tuwa. Ayan. Eh, maraming salamat po, ano, sa inyong pakikinig, sa mga subscribers natin diyan at sa mga silent viewers. Meron ba tayong silent viewers? Kung mayroon man, maraming salamat, ano. Yun lang ang balitaan natin ngayong araw na ito. Maraming salamat muli at God bless everyone.